Nagpapa-check na sila ng attendance. It's a beautiful, warm, humid, hot Wednesday. Oo, talaga naman. I dare wear white. Oo, sabi ko nga kay Ali, buti hindi ako nag-white rin ngayon. Dapat magpuputi rin ako dahil sobrang tindi ng init. Pero sabi ko, dapat pupunta ako ng dentista mamaya. Ayoko. Baka mapatakan. Oo, baka mapatakan ng aking mga tinga-tinga. Alam mo, ang puti kasi does not absorb heat. Correct. Kaya masarap magputi. Konti. Kapag ganito kainit, saka cotton, di ba? Cotton, ano? Kaya ako, nag-blue and white, mukha akong mantel. O nga. Buti hindi red and white. Ay, ano talaga, pizza na talaga yung ano, di ba? May mantel na mantel ang dating ko. Bati natin ng Wellness Wednesday ang ating mga tagapakinig, tagapanood, ang ating mga sumusubaybay sa ASPN araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 po ng umaga. At syempre yung mga nanonood po sa Net25 Free TV, iskanya lamang po ninyo ang inyong mga TV para hanapin po kami sa inyong mga cable providers. Ayan. At sabayan rin nyo po kami, simulcast po ang aming programa sa aming mga digital platform sa Facebook at YouTube Live. At mapapakinggan din nyo kami sa Radyo Agila 1062 sa Mega Manila. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mampanig ng mundo kayo naroon. Ohio, bonjour, buenos dias. Ano pa? Ano nga sa'yo? Ako sa Fiji, I learned a new word. Good morning nga sa'yo. I learned a new greeting. Bula! Ayan, guru sila. Hello? Oh, parang hello. It's everything. Bula! It's bula! Di ba nakakatuwa pag duwa natin sila? Bula! Bula, bula! Diba? Okay. Sa mga Luzon, anong bati natin kay Luzon? Siyempre, maganda pa kayo. Oo. Maganda pa kayo sa umaga, Luz Biminda. Mm. Mga Pangasinense, Masantos Yakabuasan. Masantos Yakabuasan. Mm. Sa mga Hiligay noon sa Visayas, maayong aga. At mga Maguindanaoan, maslaang umaga. Ayan. Kahit anumang salita, magandang umaga po. Correct. Sa inyo. Correct. Happy Wednesday, midweek na, malapit na mag-weekend, kaya iba ang ningning ng yes. mga mata ng aking partner. Yes, kalagitnaan na ng Linggo, dalawang tulog na lang, Biyernes na, yes. Pero matagal-tagal pa ang sweldo. Ba ngayon? Ilang araw April pa ba? 3 pa lang ngayon eh. So, 12 days pa. Hindi sa susunod na Lunes. The Lunes after. Ayan. Oh, alam ko na. Memorize. Memorize ko bilig yan. Bilig ako. Ito sa pinakahuling front and center po talaga ng usapin at mga balita ngayon is yung matinding init. Mm-mm. Okay, sa pinakahuling ulat po mula sa ating Weather Bureau, syempre po ang DOST Pag-asa, ang munisipalidad po ng Gian, naku grabe! Sa Gian sa Eastern Samar, nagtala po ng pinakamataas na heat index kahapon. 46 degrees Celsius po ang damang init doon. Wow! That's nasa very loob na ng danger level, di ba? 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. Talaga, danger na yan. Dangerous na. For April 2, Gian, Eastern Samar, 46 degrees. Cotabato. Cotabato City, 42 degrees Celsius. Katarman, Northern Samar, 42
degrees Celsius. Alam na natin, kahapon, nag-ano tayo, yung listahan ng mga paaralan. Haba-haba na eh, no? So ba, nadagdaga, daan-daan na nga daw, pati nag-suspend ng face-to-face classes no, sa buong bansa. Kabilang ng dose-dose na dito sa Metro Manila, yun nga, suspended ang face-to-face kahapon dahil sa mga panganib na nga, antas ng init. Sa Albay, ilang estudyante daw ba nag-nosebleed? Hindi ganun dahil sa ka-i-English. Literal talagang nag-nosebleed. Dumugo ang ilong dahil hindi ng init. Anong first aid sa ganyan? Ako di ba yung ano? Mali daw yan. No, you bend para tumulo daw yung tubig. Tapos cold compress. Tubig talaga? Tubig. Kasi ang anak ko, si Paolo, madalas nag-nosebleed pag mainit eh. So sabi ng doktor. So hindi dugo? Tubig? No, to clean the nose. Okay, pero diba? Kasi yung ginagawa ng iba, 'di ba? Tumitingala na ganyan. You dapat should do that down. You should bend down para daw gagawin yung pangkaraniwan sa atin yung pinatitingala na ganoon. That's wrong. Kaya, dapat mali daw yun. Mag-bend para tumuloy yung dugo tapos cold face towel, i-compress mo para ma-wash. Diba nilalagyan ba ng malamig na bimpo din sa may batok? Ganyan ba? Hindi, sa anak Sabi ko dito. Natin, para dito. Tayo ay makapagpayo ng tama. First aid, O yan, nagbabala na rin ang Department of Health laban po sa mga sakit na naugnay sa init. Yung syempre po, yung pinagbabantay po tayo sa heat exhaustion, heat cramps, heat stroke. Nako, hindi tayo magsasawang paalala mula alas 10 hanggang alas 4. Hintayin nyo nang bumaba yung araw. Maski na alas 4, matindi pa rin matindi yung sikat. Matindi pa rin ang init, yung singaw. Singaw. Ang tindi, talaga ang sakit sa balat. Mm-mm. So, inaasahang aabot ang heat index sa danger level na 43 degrees dito po sa Metro Manila ngayong araw. Ay! Na Miyerkules. Oh. 43 degrees Celsius po inaasahang heat index dito po sa atin sa NCR. Katulad na rin ang antas sa isang dosen ng iba pang lugar sa bansa ay po sa pag-asa heat index forecast for April 3. O kayo dyan, yung meron tayong panukat dyan sa may Naiya sa Pasay City, 43 degrees Celsius inaasahan ngayong araw na to. Sa Science Garden sa Quezon City, 42 degrees Celsius. Dagupan City, naku, maiinitan yung mga bunuan bangus. 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Aparay, Cagayan, 43 degrees. Sangli Point sa Cavite, 43 rin. San Jose, Occidental Mindoro, 42 degrees. Ang tataas. Puerto Princesa City, at least naman pwede ko magtampisaw sa beach, 42 degrees. Aborlan, Palawan, 43 degrees. Pili, Camsur, 43 degrees. Roa City, Capiz, 44 degrees. Iloilo City, 43 degrees. Dumangas, Iloilo, 43 degrees. Pati. Samantala, hinimok po ng gobyerno ang publiko, lalo na po yung mga residente po ng Metro Manila, na magtipid po rin tayo po sa tubig habang patuloy po na bumababa ang antas ng dam dahil sa epekto ng El Nino phenomenon at tagtuyot nga po tayo talaga ngayon. Ayon po sa pag-asa, itong Lunes na ito, bumaba na po ng 9.20 meters ang level po ng tubig ng Angat Dam mula sa 199.23 meters nung nakaraang araw. Bukod po sa Angat, ang iba pang mga Luzon dams na nakakaranas din po ng pagbaba ng tubig ay ang Buklao sa Benguet, San Roque sa Pangasinan at ang Pantabangan sa Nueva Ecija. So paalala, magtipid po sa tubig pero huwag po tayo magtipid sa pag-iinom ng tubig dahil po kailangan po natin yan para hindi po tayo magka-heat stroke, magkaroon ng heat cramps. Diba? We need to hydrate para hindi po tayo magkasakit. Pagpawis po ang likod ninyo, pahid nyo na kaagad, magpalit kayo ng shirt or magpunas para hindi po talaga kayo magkasakit. May mga bata natin, nilalagyan natin ng lampin sa likod. Oo, diba? Nung nakita ng asawa ko, anong logic niyan? Logic yan. Para dun yung ano, yeah, yung pawis. Tapos tatanggalin mo, di ba? Papalitan mo na lang. Tapos pag-bebe yan, lalagyan mo pa ng bebe powder. Di ba? Para feeling fresh ka. Fresh talaga. Hindi ko naman naiintindihan, parang may naulinigan ako nagpapayo na huwag gumamit ng ano, ng bidet. Bakit? Tabo na lang. Bakit? Pangtipid ng sa tubig. Malakas ba sa tubig yun? May bidet ba kayo? Naalala mo yung dati, hiwalay yung inidoro doon sa bidet. Oo, dati lilipat kahit ka. Kahit sa Europe, ganun pa rin. Lilipat ka para maghugas. Ngayon, host bidet na lang. Eh. Oo. Pero alam mo, sa dinami-dami ng matirahan kong lugar din, kakaiba tayo sa linis. Sa linis, tayo sa lang talaga mag-delay. Sa personal hygiene, ang mga Pinay, nangunguna po tayo. Because sa mga ibang bansa, lalo na sa bansang Europa, ay nako! Bagsak sa personal hygiene! Kaya, correct, Kaya tayo pinapayuan, huwag magpante! Pag sa gabi!
Sama din yan. Balik ka talaga doon. Eh, kasi natatak talaga sa iyo yung balita diba, na yun. Yun yung ano natin, question of the day, at saka yan yung ano, news report rin natin ayon kay Congresswoman ano, Janet Garina. Oo, isang OB-GYN. Pagsabahay. At sa gabi nga naman, di ba? Oh, at kahit marami po kaming paalala, hindi po natin dapat kalimutan po ang ating morning affirmation ngayong Wellness Wednesday. Narito po ang ating ASPN. Ang say ni Patty ngayong umaga, harap po sa salamin at bigkasin po itong mga salitang ito. I'm capable of attracting daily abundance. Aba! Ulitin ko. Oh. I am capable of attracting daily abundance. Ayan. Sa Tagalog, please. May kakayahan akong akitin. Mm-hmm. Ang araw-araw na kasaganaan. Oh, oh. Ulitin ko para magkatotoo. May kakayahan akong akitin ang araw-araw na kasaganaan. Correct. And I thank you and I claim it. Oh, I claim, I manifest. I manifest, I claim it. Oh, oh. Tuloy-tuloy kami ni Patricia Polindasas paghatid sa inyo ng magagandang balita na aming na hinalukay. Malukay ka naman. Ahinalukay, swinimming, deniding, o oh, ano pa. ASPN tayo, ating segwehan. Pagpa-GB natin, GB meeting. Good vibes. Ay, simulan natin ito sa larangan ng ka... Alam mo talagang pasok tayo sa sports lagi. Oh, ngayon, oo. Oh, oh. Sa larangan ng palakasan, buwan naman ang pampa-GB natin, atletang Pinoy. Aba, he secured a slot. Spot. Ay, pasok sa Summer Olympics. Paris. Oo, oo. Oh, oh. So, pasok nga itong Filipino weightlifter na si John Senisa. Ah, Senisa, di ba? Ano yan? Senisa? Spanish for ashes. I don't know. Para sa 2024 Paris Olympics, matapos niyang maging qualified sa 61 kilogram event. Ginawa po sa 2024 IWF World Cup sa Thailand nitong Martes. Mm-hmm. At inanunsyo nga po ng Philippine Olympic Committee na qualified na itong 26-year-old na si John Senisa sa kanilang social media pages. Kasama pa yung isa nating weightlifter na balita na natin, di ba? Pasok din si Rose G. Ramos. Qualified naman dun sa 49 kilogram event, di ba? Event. So, top 10 athletes lang bawat category ang maaring maging qualified kasi para sa quadrennial event. Oh, every 4 years, Olympics, meaning, correct, no? Yes. Si Senisa ay 2-time Southeast Asian Games silver medalist. Uh-huh. At pang-8 na po siya sa na Pilipinong sasabak, pasok, mm-hmm, para sa Paris Games. Kasama niya sina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marcial, Nesty Petesio, Ira Villegas at Ramos. Ayan. Congratulations sa ating mga atleta na papasok sa Paris Olympics sa June. June ba, no? June ang Paris Olympics, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Oh, isa parang pa, Paris. Oo, Paris. Mag-remote tayo doon. At sana wala ng mga bed bugs. O, isa pang papajiwi natin ito. Sa airport? Hindi, sa Paris. Sa last year, di ba? They were infested with a lot of bed bugs. Surot yan, di ba? Surot. Kaya sabi nga nila, naku, dapat ano, ma-address yan bago ang Olympics dahil lahat ng mga bisita sa mga hotel. The most romantic hotel. City in the world. Correct, oo. Infested with? Bed bugs. So pag French yun, suro. Suro. Bed bugs. Okay, isa pang pagandang balita. Ang tabangayan natin ngayon, ito yung mga gusto mo ito. Wow. Ang planet alignment, wow, meteor showers, wow, at comet na makikita sa kalangitan ng Pilipinas. Oh, sa mga nagbabantay ng mga kalawakan. Oh, ito, inanunsyo na po ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, o PAGASA for short, na magkakaroon po ng planetary alignment sa umaga ng April 4. Kailan yung bukas? That's tomorrow morning. Kita ba ng ano? Kailangan ba ng telescope? Oo. Oh, oh. Makinginig ka sa instructions ni PAGASA. Oh. Makikita ang sa naked eye ang planet alignment ng Venus, Saturn at Mars, habang masisilip naman po ang Neptune gamit po ang modest telescope o ang high-powered na binocular. Aba. So dapat meron kang modest, yung sakto lang, lang, yung sakto ano, lang na telescope na or yung high-powered na binoculars. Hmm. Samantala, ayon naman po sa Astronomical Diary ng PAGASA, ba may diary pala si PAGASA? Diba? Makikita ang meteor showers at isang comet o bulalakaw ngayon ding buwan. Oh, oh. Pero hindi bukas, this month pa lang. Makikita ang pinakamaliwanag na comet 12P/Pons Brooks
sa April 21. Mark your calendars. Mark your calendars. Mm. April 21. I'm sure we will remind them. Sinabi rin po ng PAGASA na bagamat maliwanag na ang comet, maaring gumamit po ng binoculars na may 40 to 50 millimeter aperture para mas makita ito. Wow. So ayan, kailangan mo ng props. Habang makikita naman po ang Lyrid meteor shower sa gabi mula April 14 hanggang 30 at mararanasan ang peak nito sa April 22. Mm. Pinakamagandang oras para panoorin ang meteor shower bago magmadaling araw. Talaga, so, malilate ako dahil bakit ka late? Ay, naganap ako ng meteor gumising shower. Ka lang ng mas maaga. Imbis na alas 3, gumising ka ng alas 2 para makita mo yung meteor shower. How wonderful. Alam mo nyo yung mga anak ninyo, maaga pa lang i-expose nyo dyan. Ma-excite sila na nag-aabang ng mga meteor showers. Yeah. Pero you know, you will appreciate that more if you go kuya sa mga Antipolo, diba, kung wala masyadong UP, industrial light. Meron pinupuntahan doon. Sa Ateneo meron May observatory sila Observatory, diba? So mas maganda yun. Makikigamit ka ng telescope. Para yung mga light-minded na mahilig sa mga ganyan. Correct. Okay, ito na po ang ating exchange rate para sa palitan po ng piso kontra dolyar. Batay po sa huling tala po ng Bankers Association of Philippines kahapon, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 25 centavos. Paghihina na naman po ang ating piso kontra sa dolyar dahil nga ano... Kumpara, magkano ba nagsara 56, nung ano? April 1, 56.25. April 2, 56.31. Ngayon, parang mali ang ano, graphics natin. So anyway, nasa 56 pa rin. Kaya mahina pa rin ang ating piso kontra dolyar. Okay, class. Ora. Miss Patricia? Iba ang burol sa burol. Okay? Bakit? Kailan ko sinabi ngayon? Yung tala sa tala. Ano ba sinabi ko? Meron ba akong sinabi ngayon burol? Wala akong sinabi ng burol. Yung tala sa tala. Sa tala? Tala. Sa tala na. Sa tala. Ano ba sinabi ko? Tala. Tala. Ano ang Again? Tala? Ano ang tala? Stars. Yan. Ano ang tala? Ano? Sulat. May mga coach. Alam mo, ang sarap ito maging estudyante, no? Ay, mga coach. Like I said, basta naintindihan niyo ako, okay na sa akin. At ang oras, alas 8, 16 na po ng umaga. Cute mo talaga, as always. Okay, silipin na natin ang mga mainit na balita mula sa mga iba't ibang pahayagan. Take it away, aloha! Wow, Patricia Pulina, ito na, silipin na natin ang pinakamainit, pinakamalaking balita sa banner headlines po, front pages ng ating mga pahayagan ng araw nito ng Miyerkules. Midweek Wednesday, April 3. Ay, ang dami may birthday ngayon. Mm. Birthday nung aso ko, si Lula. 10 years old. Kahapon birthday ng daughter-in-law ko, si Chapalix Tosoto. Ilang taon na siya? Oh, well, that's I don't know if I'm allowed to divulge a lady's age. Okay. Ispend pa rin tayo. Ang sabi sa pahayagan ngayon, umpisa na po natin sa balitang Defense Secretary Gibo Teodoro, pinag-iingat po ang Pilipinas dito po sa ginagawang paglilihis ng China sa usapin. Imbis na pag-usapan yung dapat natin pag-usapan sa paggigit sa atin, napupunta sa sinasabing gentleman's agreement. So, ito nga po pinalalahanan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga Pilipino na mag-iingat sa propaganda ng China na naglalayong pong ilihis ang usapin mula sa patuloy pong panghihimasok nito sa West Philippine Sea at mapunta ang usapan sa sinasabing gentleman's agreement. Sa isang open letter, sinabi ni Teodoro na matagal nang iginigiit ng propaganda ng China ang umano'y paglabag ng Pilipinas sa sinasabing kasunduan sa pamamagitan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kaugnay ito ng takbo ng mga resupply mission po ng Pilipinas dyan po sa Ayungin Shoal at sa pangangisda ng mga Pilipino sa Panatag Shoal. Nilagyan umano ng naturang kasunduan ng limitasyon ang galaw ng mga Pilipino sa naturang mga features sa West Philippine Sea na pareho namang nasa loob ng ating exclusive economic zone. Binigyan din ni Teodoro na bagamat mahalagang matukoy ang pananagutan tungkol sa sinasabing gentleman's agreement, hindi dapat malihis ang mga Pilipino sa katotohanan na ang mga illegal na gawain ng China ang pinakabanta sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Noong nakaraang Miyerkules, March 27, sinabi po ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque
na pumasok ang dating Pangulo, si Duterte po, Rodrigo Duterte, sa isang kasunduan kung saan pinayagan ng China ang Pilipinas na makapaghatid ng tubig at pagkain. Sa mga sundaling na, sundalo po nating nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, sa pinasadsad, na pinasadsad po na dating warship dyan po sa Ayungin Shoal, na isa formal umano ang verbal agreement na ito, kasama ang noon ay Foreign Affairs Secretary na si Alan Peter Cayetano. Pinagbawalan umano ang Pilipinas noon sa pagdadala ng mga construction materials para sa nagigibana nating barko. Sa ilalim ng kasunduan, pinayagan din ang mga Pilipinong mangisda. Isipin mo sa loob ng exclusive economic zone natin, pero nagpapaalam tayo. Sa ilalim ng kasunduan, pinayagan din ang mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa Panatag Shoal basta't mananatili po sa malayo ang ating Philippine Coast Guard. Itinanggi naman ni Roque na nangako noon ng Pilipinas na hihilahin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Subalit, sa isang regular press conference noong Lunes, April 1, muling igidiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang hindi umano pagtupad ng Pilipinas sa mga pangako nito sa China. Pilit anya itong tinatago ng Pilipinas at ito rin umano ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paglalabas ng bansa ng mga akusasyong hindi naman totoo laban sa China. Nangako anya ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal noon pang 1999. So, administration po ni Pangulong Joseph Estrada. Kung ang taon na sinasabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson ay 1999, administration po ni ERAP. Dati na rin tinukoy ng China na si dating Pangulong Joseph Estrada ang nangako nito noong 1999. At iniulat rin umano ito ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2003. Of course, mariing pinabulaanan nito nila Senator Jinggoy at Senator J.V. Ejercito dahil si Pangulong ERAP nga daw yung nagpasadsad. Oo, parang contradictory. Diyan sa BRP Sierra Madre. Correct. Pero ayon sa ilan, nagkaroon lang naman ng strategic value o halaga sa China yung Ayungin Shoal. Kailan? Matapos pumasok si Arroyo sa isang joint marine seismic undertaking kasamang China noong 2005 hanggang 2010. Ito ang nagbigay ng otoridad sa China para siyasatin ang karagatan sa loob ng 200-mile EEZ, Exclusive Economic Zone boundary ng Pilipinas, dyan po sa May Palawan. At sa naturang pagsisiyasat, nadiskubre po ang presensya ng malaking deposito ng langis at natural gas sa paligid ng Recto Bank na 85 nautical miles lang po ang layo mula sa Palawan. At ito pong Ayungin Shoal ang itinuturing pong daanan papasok dyan po sa Recto Bank. Naghayag lamang umano ng interes ng China sa Ayungin Shoal matapos mabuo ang Joint Marine Seismic Undertaking. Nalala ko yan, Joint Marine Seismic. With PNOC yan eh. Oh. I remember that. Were you with Department of Energy at that time? I remember when I joined, that was one of the things that they were discussing. Ayun. But alam ko walang nakuha dyan eh. Kasi napakamahal nga mag-explore. Alam mo, hindi lang yan Joint Seismic Undertaking na panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Oh. Pero mismong itong U.S. Energy Information Agency, nasa ilalim po ng Ayungin Shoal na yan, meron daw estimated to be tinataya na 126 billion barrels of oil trillions of dollars. Bukod pa sa 25.5 trillion cubic feet of natural gas. So, magtataka pa ba tayo kung bakit napaka-agresibo po ng China, no? Na talagang gusto talaga nilang palayasin at alisin yang ating BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. No? Correct. Kaugnay sa balitang yan, tungkol na pa rin sa West Philippine Sea, anti-submarine drills nakatakdang gawin na po sa West Philippine Sea. Nagpaplanong magsagawa po ng anti-submarine drills ang Pilipinas at mga kaalyado nitong bansa, ang Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea sa April 7. Ayon po sa mga ulat, ang planong drill ang magiging unang full-fledged exercise sa South China Sea para sa mga hukbong dagat ng apat na bansa.
Itinuturing din itong pagpapakita ng pakikiisa ng naturang mga bansa sa Pilipinas sa pagharap nito sa tumitinding agresyon ng China. Wala pang ibang detalye tungkol dito, pero lumalabas po ang ulat tungkol sa planong naval exercise kasunod po ng pag-uusap sa telepono ni na National Security Advisor Eduardo Año at ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan tungkol sa mga illegal at agresibong aksyon ng China Coast Guard at China Maritime Militia. Ayon po kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nagkasundo sina Año at Sullivan na panatiliing bukas ang mga linya ng komunikasyon habang pinaghahandaan nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at ang Japan Prime Minister na si Fumio Kishida ang kanilang inaugural Trilateral Security Summit sa Washington sa April 11. Ayon pa kay Malaya, nagpapasalamat si Año para sa patuloy na pagtitiyak at muling pagpapatibay ng Estados Unidos sa matatag nitong pangako sa pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas. Nangyari po ang pag-uusap ni na Año at Sullivan kasunod ng serye ng enkwentron at mainit na batuhan ng mga salita sa pagitan po ng Pilipinas at China. Nitong nakaraang linggo, sinabi po ni Pangulong Marcos na may mga inihanda ng countermeasure ang Pilipinas laban sa agresyon ng China Coast Guard. Samantala, inanunsyo naman po ng Office of Civil Defense ang paglulunsad ng 2024 Balikatan Exercises sa ikatlong linggo ng Abril hanggang unang linggo ng Mayo. Nilinaw rin po ng OCD na peke ang video na kumakalat online hinggil sa isang report na dumating na ang military equipment mula sa US at France para sa military training. Ayan, Ali. Okay, hindi pa natin bibitawan itong usapin tungkol po doon sa mga istruktura, yung kontrobersyal na ano, Captain's Peak, no? Resort. Resort sa loob po ng Chocolate Hills, dyan po sa Bohol. Ito po, update po natin. Yung resolusyong pinakabasihan o manon ng iba pang resolusyong bumabor po sa pagpapatayo ng mga istruktura dyan po sa Chocolate Hills, ipinababasura. Na-discovery po ng pro-environment group na Tagbilaran Baywatch na tinagurian nilang mother of all resolutions o resolusyong nagbigay daan para sa pagtatayo ng resort at iba pang istruktura sa Chocolate Hills Natural Monument o yung CHNM sa Bohol. Ayon po sa Tagbilaran Watch spokesperson Gertrude Biliran, inilabas po itong naturang resolusyon ng DNR, Department of Environment and Natural Resources at ng PAMB, Protected Areas Management Board, na isang attached agency nito. Inaprubahan umano ng DENR PAMB Resolution Number 05 ang mga tuntunin at regulasyon para sa ecotourism development at management sa loob mismo ng natural at cultural heritage ng Chocolate Hills Natural Monument. Alam, natatandaan natin sa mga panayam natin, deklarado po yan na geological monument, no? At nasa loob pa ng isang protected area. Ayon po kay Biliran, inaprubahan ang resolusyon noong May 4, 2012 at sinertipikahan ng isang nagngangalang Marcial Ugay at nilagdaan ng presiding officer na si Casimero Aceron. Pinagtibay naman ito ni DNR Central Luzon Executive Director at PAMB Chairman Maximo Dichoso na kasad umano sa resolusyon na pinapayagan ang pagtatayo ng hanggang tatlong istruktura sa loob ng 20%, 2% na bahagi ng Burol mula sa baseline nito basta't bumabagay ang disenyo at kulay sa general landscape. Na hindi naman nasunod yun, di ba? Ayun nga, nakita mo sa video, ang laki-laking heart. Welcome! Oh, at saka tingkad-tingkad ng mga kulay. Hindi ba hindi naman nag-blend sa natural landscape? Pool, Nakasad din sa PAMB Resolution 01 at 08 na nilagdaan noong 2018 at 2022 ang naturang tuntunin tungkol sa paggamit naman ng 20% na bahagi ng Burol mula sa baseline nito. Labag po ito, no, kontra itong mga provision ng mga resolusyon na ito doon sa Proclamation 1037 na nagtatagpo sa Chocolate Hills National Monument. At ayon sa mga batas, dapat kasi may 20 metrong buffer zone mula doon sa baseline ng Burol. No build zone yon, yeah. Pat P.
Ayon sa Tagbilyaran Watch, ang Resolution 05 ang ginamit na basehan para sa pagtatayo sa Budagta Resort. Nakakuha ito ng ECC. Ah. Budagta Resort sa Barangay Tamboan na nasa loob din ng Chocolate Hills Natural Monument. Nanawagan po ang grupo para sa agarang pagbawi, pagbasura sa Resolution 05 at ang pagsasawalang bisa sa polisiya tungkol sa 20% use para hindi na ito magamit pa ng DNR Pambi para paikutan umano ang mga batas na nagbibigay proteksyon sa Chocolate Hills. Nais rin ng grupo na sirain na lahat ang mga illegal na istruktura na itinayo sa loob ng buffer zone ng National Monument. Pinag-utos na ni Environment Secretary Maria Antonio Loizaga sa mga DNR Regional Office na tigilan ang pagpapalabas ng mga ECC, yung Environmental Clearance Certificate, para sa mga nasa loob ng mga protected area. Ayan, abangan kung talaga susundan nila. So DNR pala ang may sala. Oras, alas 8:30 in punto na po ng umaga. We would like to thank our sponsor, ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Jim's Coffee Mix, 7-in-1, 5-in-1, 3+1 in ginseng, and 3-in-1 in spirulina twin packs. Available po yan sa lahat ng leading supermarkets, groceries, and drugstores nationwide. Follow them on their social media accounts. Hanapin nyo yung Jim's Coffee Mix. With double M yan, ha? Jim's Coffee Mix. Oras, alas 8:31 na po ng umaga. Oh, yan, usaping seguridad sa West Philippine Sea. Yun lumilihis din sa ating pagtutok natin dyan. Itong pang-ano daw nila ito, no? Para panglihis sa atensyon natin. Para ma-deflect yung attention. Ma-deflect yung usapin, yung gentleman's agreement, pag-uusapan po natin mamaya. Lalo na po na inulit na naman nung Lunes ng Chinese Ministry spokesperson na panahon po ni Pangulong Joseph Estrada nangako, binitawan yung pangako na aalisin yung ating BRP Sierra Madre mula sa Ayumi Shoal. Eh, tanongin na natin mismo yung kalihim niya nung panahon na yon. Secretary of National Defense. During his time, correct. Walang iba kundi si Orlando Orly Mercado. Na dati mong professor. Nabinigyan ako ng uno. Makikita na naman si Professor at ang kanyang paboritong estudyante. Magpapalik pa po ang ESPN. Ano sa palagay nyo? Year 3.5. Natanig ko yung CL, bro. Sasama ko. Isasakay ko lang si stroller. Kaya mo ba yun? Naganap ngayon ang abduction ng mga aso or dog natin. Huwag mo nang dalhin si Albert sa labas. Hindi naman pala safe. Papabayaan ko ba may mangyaring masama kay Albert? Bago mo si Albert, ako muna. Ang cute ang dog mo, no? Teka nga. Ba't hindi ito galing? Sa Net25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Primetime. Dito sa Net25. Let's get together. Hello mga Kanet25! It's me, ang inyong kaibigan, kabalitaan, kakampi at kakwentuhan tuwing Linggo ng hapon. Corina Sanchez Rojas po at mayroon akong importanteng announcement para sa inyong lahat. Ang paborito po ninyong inaabangan na Corina Interviews simula ngayong April 7. Ay, mapapanood na ninyo tuwing 6 p.m. bago po ang ating time slot. Kaya kailangan makasunod din po kayo, ha? Kaya walang BBTU dahil sa ating new time slot, we will be giving you fresher, bolder, and bigger episodes mula sa inyong mga paboritong mga celebrities. Only here on Corina Interviews on Net25 Sundays, 6 p.m. na po yan. Kita-kits!
together. Sunet 25. Sunet 25. Oras! Alas 8:34 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng ating paboritong Mr. Donut, ang nakatutuwang pang merienda natin ay nakatutuwang pang negosyo rin. Punta na kayo sa pinakamalapit na Mr. Donut branch sa inyong lugar or mag-order via Grab or Food Panda. For franchise inquiries, maaari naman po mag-inquire via email at fms@mrdonut.ph. Ang oras muli, alas 8:35 na po. Patuloy pa rin po ang ating mga balita sa mga pahayagan. PIDEA, kinumpirmang peke ang mga kumakalat na dokumento tungkol umano sa anti-drug operation laban po kay PBBM noong 2012. Nilinaw po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na peke po ang sinasabing operational document na nagsasaad na naging subject ng isang anti-illegal drug operation noong 2012 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung dokumentong Authority to Operate at Pre-Operation Report na parehong may petsang March 11, 2012 na kumakalat sa social media. Binerperika ng PIDEA ang mga naturang dokumento sa pamamagitan ng kanilang Plans and Operation Report Management Information System o PORMIS at nakumpirma nilang walang ganoong operasyon na nakatala sa nasabing petsa. Tiniyak po ng PIDEA ang kredibilidad ng PORMIS. May feature umano ito para hindi basta-bastang mapasok o mapakialaman nito man ang mga naitalang operasyon. Naka-serialize at naka-record anila sa naturang database ang lahat ng pre-operation documents ng ahensya. Ginawa po ng PIDEA ang paglilinaw kasunod ng paglabas ng isang post ng vlogger na si Maharlika kung saan tampok ang dalawang dokumento. Pinalalahanan ng PIDEA ang publiko na mag-ingat po sa mga fake news, lalo ngayon na may artificial intelligence na may kakayahang gumawa ng mga makatotohanang peking video, litrato, dokumento at iba pa. Tiniyak din po ng PIDEA ang kredibilidad ng kanilang Plans and Operations Report Management Information System. Ayan, Ali. Okay, ang public approval at trust rating ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pati na rin po si Vice President Sara Duterte, pinakamababa simula po noong 2022 when they assumed office. So lumabas nga po sa Publicos Asia Pahayag 2024 First Quarter Survey na bumaba po ang approval at trust rating ng dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Bumaba ang approval rating ni na Pangulong Marcos at Vice President Duterte sa pinakamababang level simula po ng third quarter ng 2022. Mula 58% noong pong fourth quarter ng 2023, naging 44% na lang sa first quarter ng 2024 ang approval rating ni Pangulong Marcos. So 14 percentage points ang binaba, no? Mula sa 59% naman noong fourth quarter ng 2023, naging 53% na lamang pagsapit ng first quarter ng 2024. So ilan yon? Parang 6? 6 percentage points. So ayon po sa Publicos Asia, ang pagbaba ng kanilang approval rating ay bunga ng lumalaking pangamba ng publiko tungkol sa mga pangunahing issue po tulad ng inflation, corruption, at yung sinasabing mahinang pamumuno. Kahit pa sa mismong baluarte ng Pangulo sa North Central Luzon, bumaba rin kung saan 62% naging 52% na lang. 10 percentage points sa mismong baluarte niya. Gayun din sa South Luzon na mula 55% naging 43% na lamang. 12 percentage points po yun. Sa Visayas, dating 57% naging 40% na lamang. 17 percentage points po ang binaba. Pinakamalaking lagapak ng rating ng Pangulo sa Mindanao, kung saan mula 62% naging 36% na lamang. 26 percentage points ang binagsak po ng kanyang approval rating. Sa kabilang banda, kapansin-pansin ang malaking binagsak ng approval rating ng Vice Presidente sa South Luzon na mula 51% naging 40% na lamang, 11 percentage points po ang binaba. Sa North Central Luzon, mula 56 naging 47%, 9 percentage points po yung binaba.
At sa National Capital Region, NCR 52% naging 47%. Sa NCR rin na itala ang pinakamataas na disapproval rating ni Duterte na 34%. Samantala, bumaba rin ang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri mula 47% naging 42%. Habang dumausdus din ang approval rating ni Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez sa 25% mula 36%. Independent at Tan Commission ang pahayag 2024 first quarter survey ng Publicus Asia. At ginawa ito mula March 14 hanggang March 18 at 1,500 po ang respondents. Parang never pa ako na survey. Na-survey ka na ba? Never. Oo nga eh. Kailan ba kami masa survey? Oo nga. I wonder, no? Talagang laki ng binaba eh, no? Ano talaga yung mga naging key issues talaga? Bakit? Hirap ang tao. Sa ibang balita, ang mga taga Ozami City na si Juliana Chong ay isa sa mga talento na walang takot na sumubok ng kanyang kapalaran sa limelight nang sumali siya sa paligsahan sa pagkanta noong 2023. Bagamat semifinals lang po ang naabot ni Juliana, hindi siya tumigil doon at hindi nawala ng pag-asa. Si Priscilla Teo ng Singapore-based Academy of Rock ang nagtulak kay Juliana na mag-audition para sa isang palabas na ipapalabas sa China. Baka ito pwede maging ambassador natin. Matapos na humanga sa kanyang stint sa singing contest. Walang alinlangan natuwa si Juliana nang inalok siyang kumatawan sa Pilipinas sa talent show ng China na Rising Voice. Kinailangan po ni Juliana matuto ng Chinese na kanta na may pamagat na Ingles, ang Olive Tree, na inabot siya ng isang buwan sa pag-aaral. Siya ay maingat na tinuturuan, lalo na sa pagbigkas na maaring magbago ng kahulugan ng buong salita sa sandaling sinabi ng hindi tama. Nasiyahan si Juliana sa kanyang paglalakbay sa Beijing sa loob po ng 4 na araw upang mag-guest sa Rising Voice na nagtampok na humigit kumulang 10 bata sa buong Asia. Congratulations! Ayan, na-penetrate niya ang Chinese television. Sakaling, baka sakali siya yung maging ambassadress natin. Parang sa Chinese, di ba yung tono, di ba? Di ba kung mababa, mataas, iba-iba yung nag-iiba yung meaning, di ba? Yeah, yun ang sinasabi, that's why she had to learn daw the song 1 month kasi talagang inaral niya yung pagbigkas kasi one slip, parang ako kunyari tala ibang, di ba? Iba yung magiging accent, di ba? Kung accent. Which syllable ito, yes. Yung parang tone. Yung tono ng mababa. Nag-iiba yung meaning. Oras! Alas 8.42 na po ng umaga. Magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Year? 3.5. This portion is brought to you by Villa Caceres Hotel. The kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're feeding me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? O Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! Chomai! Let's just always choose to be kind. Kaya umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's get together. Konnichiwa! Lalakbay naman tayo sa Japan sa episode na to kasamang napaka-game na magluto na si Heaven Peralejo. Hi, Heaven! Excited ka na ba? Yakitori, katsudon, chahan, at simple ramen. Authentic, masarap, madaling gawin at abot kaya ng budget. Kita-kits sa Lutong Taza.
together. Sunnet 25. Sunnet 25. This sport. Oras! Alas 8:44 na po ng umaga. So, huwag na po, po tayo magpaligoy-ligoy pa dahil marami po tayong mga issue na pag-uusapan ngayong umaga. Kasama na natin sa ating linya via Zoom, former National Defense Secretary nung panahon po ng Administrasyong Estrada. Nasa linya na po natin. And former Senator, si Ginoong Orly Mercado. Thank you so much for joining us this morning. Good morning, Paul. Good morning. Good morning, Senator, Secretary, Professor, all in one. Wala. former old man, former young man. Okay, baka kang ageless, Senator. Oh, mamaya tatanungin ko sa'yo anong sikreto mo, pero let's get on with today's business. Eto't nasa front page na naman po ng Pahayagan, particularly po itong Daily Tribune, itong pangako, vow ng Manila sa Beijing noon na talagang aalisin po yung BRP Sierra Madre from the Ayungin Seoul. And kayo po actually, ngayon, tinukoy na po yung taon, 1999, panahon po ni Pangulong Joseph Estrada. Yeah. It was during his administration and you were the defense secretary. So hihingin nga namin straight from you, sabi nga nila straight from the horse's mouth, kung ano po ba ang mga nangyari nung panahon na yon. Was there actually a vow, a promise made na aalisin yung BRP Sierra Madre during his time? Well, nice lang natin ni Lay yung, alam mo, napaka-importante, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko eh. Hindsight, insight, and foresight. Mm. Magkakadikit yan eh. Magkakasunod yan eh. Hindsight, history yan eh. It gives you a better perspective on where you are and why you got there. Mm-hmm. And then that will only allow you to project the future, and that's foresight. Mm-hmm. Nung alam na natin na talagang nung pinirmahan yun at niratify ng ating bansa at pinirmahan din ng China yung United Nations Convention of the Law of the Seas. Doon maliwanag na maliwanag as a member of the United Nations and as a signatory of a multilateral agreement or covenant na meron tayong assigned body of waters na atin. Mm-hmm. Kasama riyan yung tinatawag na exclusive economic zone. Mm-hmm. This is about 200 nautical miles from the land. And doon sa mga nag-overlap, we were supposed to negotiate with it. In our case, in the case of all other nations that signed it, ganun ang proseso. Mm-mm. Ngayon, matagal na tayo merong ano eh. Ang China, meron din claim. Tayo may claim. Ang Vietnam, merong claim. Mm-mm. Pero ang China, ang claim nila buo. Uh-oh. Ang kanila sinasabi, amin lahat yan. Mm. At sinasabi nila sa kanilang foreign policy declarations. Tatlo ang kanilang immutable o hindi pwedeng ano, hindi daw sila gagalaw. Number one, Tibet, kanila yun. Mm-mm. Tibet is ours. Number two, Taiwan is ours. Mm-mm. And number three, South China Sea is ours. Mm-mm. The entire South. Kaya meron silang tinatawag na nine dash line. Sila okay. Lang ang gumawa nung 10 dash line na nga po eh. Ngayon, 10. They cannot make up their mind. Pero, bakit ganoon? Dahil sa noong una, meron ang inaasahan natin yung tinatawag na peaceful rise of China. Mm. Yumaman ang yumaman sila. Noong sila ay nag-reform, ang Soviet Union bumagsak. Mm. Pero nagbukas sila, ang Soviet Union, ang Russia, naging capitalist state na rin sila. Meron din allowed free enterprise and market forces. China did it differently. Nakita nila yung nangyari sa ano, nagkagulo, mafia took over, and talagang nagkaroon sa malalaking mga problema. Mm. Ngayon, sila, mas gradual yung kanila. Noong una, sinasabi na, hide your strength, sabi ni Deng Xiaoping, huwag kayong masyadong magpapakita ng inyong lakas. Nung malakas na sila, that's the time they've been already exerting pressures. Mm. Ang ginagawa sa atin dito, hindi military kagad. Kung hindi, inuna tayo, meron mga milisya. Yeah. Nung panahon namin, nakakakita kami ng mga fishermen na pumapasok sa ating mga ano, hinuhuli natin yun. Tapos, pinaproseso, nire-release. Isa sa mga napansin natin,
yung mga taong yun, yung mga militia, yung mga mangisda nila, walang matandang-matanda o walang batang-bata. Oh. Sabi ko, ito yung obvious store na merong military component ito. May mga communication sila eh. Ah, so parang mga spia. Yeah, hindi yan spia na. Nakakapangisda sila. Oh. Soldiers by day. Fishermen by night. Fishermen by night. Ganun ang sistema. Noong pa man, sinabi na, na nagme-meeting kami sa DND, I asked the military, mag-isip nga tayo ng magagawa natin para, ang napaka-importante, presence. Eh. Mm-hmm. Dapat hindi tayo bumibitaw. Correct. Nandun tayo. Git-gitan yan eh. If you lose presence, you allow what we call effective occupation. Yes. And effective occupation is one way of adding territory. Mm-hmm. And alam natin na sa DNA ng China, yung long-term planning, strategic planning, tayo, arabang ulam natin hanggang mamayang gabi. Yun ang pinaka-strategic view natin. Pabalik-balik tayo. Meron administrasyon na hindi pwede yan. Hindi tayo bibigay dyan. Mamaya, papel lang yung arbitral ruling. Walang kwenta yan, etc. Gawin mo na lang kami probinsya ng China. Kung ganun ang foreign policy natin, nakikita nila yung weakness natin. Yeah. So we decided, it was the Navy, the Philippine Navy, that gave the idea. Sir, meron tayong mga LSTs, landing ship tanks. Hindi ba lumang mga yan, World War II vintage? Yes. Opo, pero Mr. Secretary, itong ships na ito can operate this era. Our fully commissioned vessels. May motor yan, merong power source, etc. We can make them instant outposts. Mm-hmm. Why is it important to have an instant outpost? Because the Chinese were building already. Mm-hmm. Natapos na nila yung Mischief Reefs, yung show. E di, mawawala sa atin yung area ng yun. Oh. Scarborough, hindi na, naglalaway sila. Ngayon, sila na may control na. Hindi kasi tayo consistent. Eh. Nangyari, sige, okay, mag-isip kayo. Next meeting namin, maganda yung kanilang ano. Sir, meron tayong LSTs. Ang gawin natin ay beach natin. Kunyari aksidente. Pasadsad natin, oo. Pasadsad natin yan. Tapos, resupply natin, repair natin, ayos, maintain natin. Meron tayong sundalo, meron tayong mga Navy, rotation natin. O, tinatanong ko pa, gano'ng katagal ang rotation? Pwede 6 months. Sabi ko, maluloko naman yung Taurus. Oo, six months. Mental health ang problema natin. Hindi, sabi niya, 3 months. Okay. Para marami kami. So, plinano na namin yan. Dalawa agad ang isasadsad. Isa dyan sa, pero naunang sinadsad yung sa Mischief Reef. Sa yung shore, Sierra Madre. Mm-hmm. Tapos yung sa Benguet, dapat sa, Scarborough Shore. Pero yung BRP Benguet, agad na inalis doon, eh, no? Pero wala na. Tinanggal, no? Oo. Yun ang, nag-aaway. Ayoko magsalita ng, compromising other people who cannot speak out, eh. Pero sa Cluster E, yung mga military officers who were there, madalas kami magkaroon ng sagutan dyan sa isyong yan with the Department of Foreign Affairs. Dahil ganito, meron silang mga, sabi ko, you have to think strategically, but it doesn't mean to say we have to give up everything. We're committed not to give up anything, pero minamasdan nila yung action na natin eh. Aatras ba ito? No? And pressures are going to made to bear. And in this particular instance, ganyan nga ang nangyari. Sila naman ang, ngayon nakikita natin, may mga turista na sila, mga Chinese tourists, they're already being brought to, occupation eh. Correct. Kasi aside from, effective occupation, well, you can annex it or, you can acquire property by sale. Katulad ng Amerika, binili nila yung Alaska from the Russians. So, ang ibig ko lang sabihin dito, mayroong planong mahabaan yan eh. Ngayon, makikita natin, maliwanag ang mga ginagawa ng gobyerno, ang mga steps na ginagawa ng gobyerno. Maliwanag at ang deklarasyon nito hindi nagbabago. And we are... Hindi tayo umaatras sa isyong ito. And I'm glad to see that our government is clear in its position. May nabasa nga ako statement ni Secretary Chodoro, which is clear-cut.
Ang sinasabi, sino ba nauna rito? Sino ba ang nanggugulo rito? Hindi tayo eh. Sumunod tayo sa international law. May desisyon eh. Ayaw nila ng desisyon. Ayaw sa hindi sila susunod. Hindi naman pwede sa batas na ganun eh. Kung gusto ko yung okay ako sa batas nito, sundin ko. Pero pag hindi, ayaw ko. So, Senator Orly, can you make a categorical statement na hindi po sa administrasyon po ni Erap Estrada po na nagkaroon po kayo ng kasunduan na tatanggalin po si BR, na hindi po papasok po si BRP Sierra Madre po doon? Ano ba In fact, ang plano nga ron eh, dagdagan pa. Sabi ko, dagdagan natin, kailangan na nakadistribute yan eh. Binibiro nga ako ng flag officer in command. Sabi niya, sir, baka hindi na tayo paniwalaan na tayo ay aksidente yung nangyari. Yeah. Sabi ko, ikaw ba naniniwala doon sa sinasabi ng China na yung kanilang mga silungan, nakikita na, natin may mga radar na ngayon eh, na yung kanilang silungan, yung kanilang ginawa, silungan lang na kanilang mga mangingisda. Ganun ba yun? Naniniwala tayo doon. Tapos tayo, pag sinabi natin aksidente, sabi ko, ako nang bahala magpapaliwanag. Sabi sa akin, ano sasabihin nyo, sir? Curious lang ako. Sabihin ko, the Navy is accident prone. Accident prone. Na, Senator, no, for whatever reason, ano, kasi kayo na lang nga nakikwento nyo sa atin na ang China talagang wala rin, hindi siya true to its word. Na sinasabi nga, binabanggit nyo na yung nasa Panganiban Reef, mga fisherman shelters lang na mga huts. Diba? Pag masama ang panahon, yung mga mangingisda doon muna, no? Pero naging later on, naging konkreto na yung mga structures nila sa Panganiban Reef. Kasi kayo po ang quoted ng South China Morning Post sa mga press conferences, and meron tayong quotes. And with all due respect, we'd give you the platform also. Ako understandable na yung kayo, meron din kayong mga statements na hindi nyo pinaninindigan. So ito, sabi, kayo daw quoted a saying sa press conference, you were assuring Beijing that quote-unquote appropriate steps have been undertaken to assess the extent of damage to the vessels and efforts will be made to immediately extricate the vessels from the shoal. Could this understood, construed by China to mean a promise na aalisin yung BRP Sierra Madre? Napakalaking kalokohan naman yun. Pag inisip mo yan, gagawa ka ng strategy, gagawa ka ng sistema para meron kang presence. Tapos i-address mo lahat. Ano pa pangako mo? Ang pangako nga natin po sa ito internally is that we should have more. Tapos, ang ibig sabihin ng LST na yan, pag binitch mo yan, instant outpost kagad yan eh. Tapos ano eh, hindi naman natin tinataboy yung kanila eh. Pero man, dito nakabantay din kami sa amin. Yan lang naman simple. Meron pa ibang mga ano yan eh. Sinasabi, yung unang araw eh, meron magandang mga idea pa na Navy noon eh. Sinasabi lang, hindi, magtayo tayo ng mga light post o mga lighthouses. Okay, sabi ko lighthouses. That shouldn't stop us. Eh. Yeah. We can put lighthouses, we can put resorts there because it is our exclusive economic zone. Yes. Correct. Kahit na hindi ka marunong. Kahit mababa ang low IQ mo, punta ka lang sa dictionary, mababa na ang lupa mo. Yes. Tingnan mo yung exclusive. Anong ibig sabihin nun? Okay. Tayo ang merong ano. Tapos, they're twisting our words. Bakit nila nagagawa yan? Alam mo, sa politika merong an old saying, divide et impera. Divide and rule. Laging ginagawa na malalakas na bansa yan eh. Yeah. Paghahati-hati yan, pag-aaway-awayan kayo. Ngayon, natutuwa sila. Pinag-aaway tayo. Pinag-aawayan natin kung sino nagsabi. Ako, wala ko. Si Presidente Erap gave me the authority and the go ahead to continue this. Why will I go back on it? If you can go through the records of the cluster E or security issue of the cabinet, makikita mo rin kung sino nagsasagutan tungkol dito sa issue ng ito. Sino nagpapa-atras. And I am not out. Kasi yung iba, wala na, pumanaw na sila, hindi na sila makasagot. Hindi ko sila babanggitin. But alam naman ng
nag-a-attend noong araw ng mga meetings na yon, kung sino ang mayroong mga ambisyon o kaya sino yung with China. Oo. So, eh, nakikita naman ng China na ano tayo, zig and zag tayo, kumbaga sa boxing, bara-bara tayo eh. Eh wala tayong, hindi scientific ang approach natin eh. Dapat yung para alaman ni Pacquiao, alam na kinahanap niya yung weakness ng position ng mga kamay at saka suntok. Okay, so ano, Senator, you provided already yung hindsight. Sabi niyo nga, ito yung nangyari sa atin. No? Historically, ito yung nangyari. So, yung foresight, moving forward, tama ho ba ngayon? Kasi nung panahon po ni Duterte, although in your article, you said nga it is a conundrum of historical forces, a lot of which are beyond our control. Colonialism, World War II, the Cold War, and the globalization of world politics. Pero here po, in the home front, yung pag-pivot po ni President Duterte sa China and then former GMA also na pinayagan niya po yung joint seismic exploration na yon, did that also lead also to where we are now? And now si President Marcos naman po is leaning towards the US, di ba? So, are we in the right direction? Or again, is it going to be, sabi mo nga, bara-bara po na naman itong ating tactics, ang ating approach? Tama yung ginagawa natin. Hindi, it's not a question of being pro or against China, pro or against the United States. Hindi natin problema yun. Ang malaking problema natin, kung tutusin, hindi natin na de-define ng maigi ang national interest natin. Sumusumpa tayo sa konstitusyon pag tayo ay hinihirang na opisyal ng pamahalaan. Tayo ay umaawit ng ating pambansang awit. Sa malulupig di kami pasisil, hindi kami papayag dyan. I'm not being jingoistic and saying and firing up the people against China, but there is no other way to say it. Tama yung sinasabi ng gobyerno. Kahit isang patak ng South China Sea dyan, o kaya isang one inch of our territory, hindi tayo pwedeng bumigay. And that is our responsibility if you're in government. I'm no longer in government, so I'm not speaking for any government position. But everybody should come together. And kung meron man tayong pag-ano, pag-usapan natin, katulad ng pinag-usapan namin noong araw, behind closed doors lamang yung taasan ng boses namin noong araw. Pero pagdating sa ano, we face ano, ang China, magaling yan, ginagamit tayo, pinag-aaway-aaway tayo, meron mga quotation dito, meron, sinasabi, may sinabi na kami. Bakit namin naiatras yan? And I'm saying it categorically, the president, my president, when he was commander-in-chief, never told me to pull back as far as this particular issue is concerned. In fact, our position during that time was we push back it. Critical yung Scarborough. Ngayon, wala na sa atin ang Scarborough. Absolutely wala na. So sabi ko nga, ito ang kumbaga sa boxing, walang plano talaga eh. Pero ngayon, mabuti na lang. Maliwanag ng ating mga posisyon. You cannot have your cake and eat it too. Sa bakbakan, kinakailangan maliwanag kung kanino ka kumakampi at kung saan ka. Oo. Secretary, alam po natin na from the very outset, talagang pinaninindigan ng China, indisputable daw itong kanilang sovereignty over almost all of the entire South China Sea. So, what is there left to negotiate? So, yun man, ang tanong po, yung bilateral talks po ba between China and the Philippines, worth pursuing pa rin ba? Kasi nga, yung sa paninindigan nila na amin yan lahat! Ganun din dapat tayo. Ang ibig sabihin, tayo naman eh, huwag naman, baka magalit sa atin yun. Tayo ang kimi eh. Ang censorship sa atin, it's self-censorship eh. And it is an admission of weakness eh. Yung parang wala ka nang magagawa. Sige, wala na tayong magagawa. Bahala na. Tanggapin na lang natin niya. Wala. Ang mawawala sa atin eh. Kinabukasan ng ating mga salinlahi. Food security is an issue here. Yes. Power security is an issue. Uh-oh. And what leader would like to go down in history as the one who has given up our maritime territories. My God. More than money, more than anything else in this world. Oh.
Siguro dahil tumatanda na kami. That's the most important thing, yung reputation. Oo. Pero Senator, yun na nga, yung the aggression no, na pinapakita talaga po ng China, yung talagang hindi na po sila nahihiya. They're water cannoning, may mga nasusugatan, may mga naaano, managbanggaan. Yung talagang nahahighten na yung tension no, between the China Coast Guard and the Philippines. And then the President is leaving in a couple of days to have a trilateral agreement with Japan and the US. So isn't this also going to escalate it further? Baka talagang, do you think that there's a possibility na yung mutual defense treaty ma-activate na because of the aggression? Oh, pero yung kumbaga sana kasi I grew up in this depressed area. Pag may nag-aaway doon sa iskinita namin, pag may umaawat doon, una tinatanong, sino ba nang umpisa nito? Anong pinagmulan nito? You're trying to get to the bottom of what it is. Pag tinanong natin kung sino bang nauna riyan, sino ba nagsimula? Sino ba nagbibina? Noong mga unang panahon pa, sino nagsasabi dyan na, hindi, ano lang kami rito, we're peaceful kami, etc. Wala lang, sinungan lang. Tapos mamaya, military structure na yun eh. Sino ba nagsasabi ng totoo? Tapos yung mga words natin na tinitwist nila, kunyari merong sinabi, may nangako. Pakita mo nga yung... Pangako, yung, ano, yung kasulatan ng pinirmahan ng presidente o ng... Secretary of Foreign Affairs or whatever na ano eh wala eh puro salita eh ay yung ginagawa eh. Pero in our position from my position and I can only speak as a former Secretary of Defense wala sa position namin. We have always said hindi tayo aalis diyan, importante sa atin yan. In fact, we should be expressing our insistence more, our position more strongly than acquiescing to the Chinese position. So itong gentleman's agreement between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping, yung balita po na during Arab's time, meron na rin ganitong such a thing as a gentleman's agreement. May katotohanan po ba yun? Ano mga gentleman's agreement eh? Alam mo yung mga sa diplomasya, napaka-importante nagkakaunawa, nagsasalita yung mga head of state. Merong prepared mga statement yan, siya, na statements yan. Importante, hindi ka naglilumilis. Kung maging ambassador ka, and I had the fortune of being the first ambassador to ASEAN of the country. I had that particular discipline. You don't go beyond your talking points, etc. Dahil yung mga detalye niyan, pinag-uusapan at inihimay, pinagpupuyatan yan, tinatrabaho yan, behind closed doors, etc. Nandun. And hindi pwedeng ikaw lang, isang lang mananalo kung hindi. Naghahanap ka ng modus vivendi o mga sitwasyon para meron siya, meron ka, etc. At saka you have a perspective of a larger problem that should be solved down the line. Merong mga temporary solutions, merong permanent. A permanent solution may not be in sight as of the moment. But at the same time, it is not a false dichotomy, a choice between surrendering and also going to war. Hindi extremes dapat ang choice. Napakarami. There are many shades in between, like the 50 shades of gray. Yes. Hindi lang black and white. Senator, you agree na continuous dialogue, we just keep filing our note verbal para po talagang it's on record. Even if China doesn't recognize po the arbitral ruling, even if they don't also recognize the UNCLOS, di ba? Parang wala silang kinikilala eh. They just go by their own rules. So even if there's no higher power except for them. So my concern is talaga, when the time comes talaga, and even if the whole world is against China, if China is very firm on their position, where will that leave us? Well, nakita mo naman sa boxing eh. Pag tinamaan ka ng malakas, aside na umiwas ka, yung iba rin, kadalasan yung mayakap yan eh. Niyayakap mo para to regain to your footing, etc. And then later on, pag medyo bumalik, the cobwebs are of your mind, you throw or deliver your counter punches. Ganun naman yan eh. It goes back and forth. No? Napaka-importante. We should turn our weaknesses into strengths. And we have many strengths.
we have not only the law behind us, we have international opinion, banking. Public opinion behind us. And we are the David here in the Goliath. And yes. David did not ask for a bigger gun. Well, all he had was a slingshot. But what they're trying to say is that sometimes we're looking for an easy way out. No, it requires many things. And the government is doing it correctly, as far as I'm concerned. I could not have done it any better. And it needs our support. Doon sa mga disagreement natin, okay lang yan. We're living in a democracy. Hindi naman tayo katulad ng communist China na partido lang ang nagsasalita. Sa atin, sige, meron mga nagsasabi, ano, huwag natin kantsawan yan, huwag natin, pabayaan natin magsalita. Pero pagdating ng ating international relations, we should speak as one and we are duty bound to support our government. Okay, Senator, ito ang tanong ko. Anong mangyayari sa BRT Sierra Madre? In 1999, yung papinasadsad. Yung World War II relic na yon, kinakalawang, dilapidated. In fact, parang ano na siya, parang yung iba nahihiya na, yan yung ating, nandyan yung ating mga tropa. Ito at panay ang resupply mission natin, nagagalit ang China because we're taking construction materials to prop it up. Naghihintay lang ng isang malakas na bagyo, talagang tuluyan ang magigiba yung ating BRP Sierra Madre sitting on a shoal that's supposed to be containing 126 billion barrels of oil worth trillions of dollars and 25.5 trillion cubic feet of natural gas. Ano ang gagawin natin sa BRP Sierra Madre if we cannot even like prop it up? Alam mo, yung Sierra Madre, nung una ko nakita yan, after many years na wala na ako sa gobyerno, hindi ako na, halos maiyak ako eh. Kasi it's an allegory of the way we maintain our assets. Tayong mga Pilipino, napakahina natin sa maintenance. Magaling lang tayong bumili, mahina tayo sa maintenance. Tapos, mahina tayo sa pangmatagalan. Ay nakakailap sa atin, pag nagmeron ang show na, meron. Atras mo na yun. Atras. Sige. Meron akong kailangan sa China. Meron tayong kailangan sa China. Ang hinihingi nila. Atras natin yung ano. Yung long-term implications sa mga desisyon na yan. Napakabigat. Kahit na yan ay gutay-gutay na. And unfortunately, it shows us our weakness. I said earlier, we can turn that into strength. If we show our determination to rebuild that, make it stronger and make it a permanent outpost, then let it be. Now, if we're scared to do that, talaga mawawala sa atin yan. Mawawala sa atin, mas malaki pa ang area ng karagatan na mawawala sa atin kaysa sa pinagsama-samang kalupaan ng buong Pilipinas. Yan, narinig ko madalas ng araw kay Supreme Court Senior Justice Carpio. Antonio Carpio. And it is very true. Kaya siguro, we're contemplating our navel. Kinukot-kot natin yung ating pusod. Pusod. Samantalang ang mga kalaban natin o ang mga katunggali natin, pangmalayuan ang pananaw. Layo natin ang ating pananaw. Huwag namang pag-aawayan pa natin kung sino yung may gentleman's agreement. Gusto-gusto lang tayo na pinag-aaway tayo. Huwag tayong kakagat dyan. Okay. So siguro talaga dapat magpadala na lang tayo ng mga 1,000 mga construction workers para talagang ayusin na yung BRP. Pero sabi nga ni Senator, sa atin yan, huwag natin not a square inch. We should not give up talaga. Senator, not even a square inch. Always enlightening to talk to you. Lalong-lalo na talagang ito na kayo na mismo ang nagsalita at sumagot sa mga katanungan na yan. Maraming salamat for joining us this morning. Thank you very much po. Senator, Secretary, Professor Orly Mercado, Ambassador rin pala. Orly Mercado. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. At ang oras, alas 9:13 na po ng umaga. Walang panama ang init ngayong araw na ito sa studio sapagkat napakalamig po dito sa aming studio dahil po yan, syempre, sa Canrev Corporation. Kaya maraming salamat po, Mr. Ami Kangke. Walang summer-summer po dito sa aming studio. Mag-subscribe na po kayo sa Net25 YouTube channel. I-search lamang po ang Net25 sa search bar ng YouTube and click subscribe. Oras muli! Alas 9:14 na po ng umaga. Ano pa yung ating susunod na pag-uusapan? Issue number 2 natin ay
Pagkain. Ano daw? Yung marami, di ba? Anthrax. Ano ba yung ano? Hindi kasi, ano ba yung mga nababalitaan na yung rabies? Di ba? Rabies, sa Marinduque. Tapos may anthrax pa. Tapos sabi ganun, oh, mag-ingat kayo kasi ano, baka kumain kayo ng karne. Na nakagatan. Kasi ang rabies daw, nasa, meron na ang baka. Mm. So ang tanong, ano ba? Dapat ba tayong mangamba na pag nakakain tayo ng karne ng baka na baka may rabies, eh, baka kinatay. Mm. Binenta, may peligro ba sa atin? Anthrax, ano ang anthrax? Bakit kailangan mag-alala din tayo tungkol sa anthrax? Correct. Meron tayong mga pag-uusapan, mga usaping agricultural sa pagbabalik ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Year 3.5! May daming tanong, kailangan ng tugon. Master Kada! Tara na, samahan niyo kami sa aming mall show. Nagaganapin sa Fisher Mall, Malabon. This coming April 6 na. Alas 3 ng hapon. Makakasama rin namin si Miss Alessandra De Rossi, Kuya Tony Petcaba, and the Love Anya Bear, and Amboy Marquez. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, mag-games, at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina, Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanimin ninyo, maglipay-lipay, kauban ang Starcada. Gina, Gina, Starcada! Mga viral video ng totoong senaryo, mga eksklusibong pangyari na sa amin nyo lang pong napanood, at mga expose na nagbigay sa atin ng babala. Kaya kung kayo po'y may sumbong at reklamo, mag-text lamang sa 0915-415-1035, mag-email sa responde@net25.com, at magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Yan ang tatak, responde. May aksyon na, may solusyon pa. Let's get together sa Net25. Sa na po ng umaga, at ang bahagi ito hatid sa atin ng napakasarap na LAN Hot Pot. Dive into the ultimate hot pot experience with excellent food and ambiance that exudes luxury. LAN Hot Pot definitely hits the spot. Ang oras muli, alas 9.17 na po ng umaga. Meron po tayong serbisyo publiko tungkol po dito sa Kuryente Watch. Ilang bahagi po ng Metro Manila at Laguna ay makakaranas po ng pansamantalang pagkaputol ng kuryente ngayong Linggo dahil po sa maintenance works ang ayon po sa Manila Electric Company o Meralco. Batay po sa advisory ng Meralco, ang mga lugar na nakatakdang magkaroon po ng pagkaputol sa serbisyo ng kuryente po sa pagitan po ng April 2 hanggang 7. So nagsimula na po kahapon hanggang sa Linggo. Ito po, makinig po kayo kung kayo po ang lugar niyo po ay apektado. April 3 today, ang Quezon City po sa Culiat between 8:30 a.m. and 9 a.m. and then between 3 p.m. and 3:30 p.m. Ang portion po ng Circuit de Liman sa between 9 a.m. naman po at alas 3 po ng hapon ang po maapektuhan. May portion po sa Circuit de Liman. April 3 rin po, ang Laguna sa San Pablo City, alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali, at portion rin po ng Circuit ng San Pablo. Sa April 4, bukas, ang Laguna sa Binyan City naman po, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon, at portion rin po ng Southwoods. April 4 hanggang April 5, ang Muntinlupa City naman po ay makakaranas rin po ng power interruption sa Alabang between alas
alas 9 ng gabi, Thursday, hanggang alas 2 ng umaga ng Biyernes. At ang circuit fill-in vest po ay makakaranas po ng power interruption. April 4 hanggang 5, ang Pasig City naman po, particular na po ang Bangbang at ang Malinaw. Alas 10 po ng gabi ng Thursday, hanggang alas 3 po ng umaga ng Biyernes. Ang circuit po ng Pasig City. Sa April 7 naman po, ang Quezon City, sa Diliman naman po, particular po, alas 9 po ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Ayan po sa Diliman, Quezon City. So kung po nabanggit po namin ang mga lugar, kayo po ay makakaranas po ng power interruption po para sa maintenance. At ang oras, alas 9:19 na po ng umaga, tatanggap muna tayo po ng balita. Ang budget provision po para sa FEVOX modernization pasado na po sa House Committee on Appropriations. Ang ating Net 25 Senior Reporter Vic Sumintak para sa detalye. Good morning, Pari Vic! Good morning, Ma'am Ali at Ma'am Patty at sa mga kapwa natin senior. Magandang umaga. Maaari nang iakyat sa plenaryo ng Kamara ang panukala na naglalayong imodernisa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Ito ay matapos aprobahan ng House Committee on Appropriations ang budget provision ng naturang panukalang batas. Sinabi ni Appropriations Committee Chairman Elizalde Co, nakapaloob sa unnumbered consolidated bill ang pagtatatag ng PIVOX Modernization Fund para mapalakas ang kapabilidad at kapasidad ng ahensya pagdating sa Human Resource Monitoring Network, Infrastructure, Research and Development at Interlocal Linkages. Ang mga donasyon, grant, regalo, kontribusyon at iba pa na matatanggap para sa modernization ng PIVOX ay bibigyan ng exemption sa pagbabayad ng donor's tax at maaaring ikalta sa gross income tax ng nagbigay. Sa mga pagdinig sa Kamara, una nang sinabi ni PIVOX Director Teresito Bacolcol na nasa 123 lang ang seismic station ng bansa, malayo sa ideal na dapat sana ay 300. Habang 24 na aktibong bulkan sa bansa, 10 lamang ang nababantayan ng ahensya at sa 10 ito, 2 lamang ang merong sapat na monitoring instrument. Balik sa inyo, Ma'am Ali at Ma'am Patty. Maraming salamat, paring Vic Sumintak. Okay, sa iba pang balita, iwasan daw ang masyadong mainitin ng ulo para iwas sa gulo. Gaya na lamang nito dahil sa bagong gising at walang pera, gamit po ang basag na bote, sinaksak ng suspect ang mismong kaibigan niya sa Baseco sa Maynila matapos ayain magsugal. Nako. May detalye po ang ulat na yan mula kay Jim Tihano. Jim? Duguan at halos maghingalo na ang lalaking ito habang sakay ng tricycle para itakbo sa ospital. Ang lalaki, may tama ng saksak sa sentido, makarang tanggihan ang biktima ang sospek para magsugal. Kwento ng sospek, halos kagigising lang anya niya at walang kapera-pera bago mangyari ang krimen. Una dito, naglinis muna anya siya ng sasakyan para lang may panggastos. Depensa pa ng sospek, nabaso sa numero siya sa biktima hanggang magkasuntukan at kalaunay na uwi sa matinding sakitan. Makaayon po kasi ako, bigla po ko'y nagisan po ng pangara. Galing po ko ng alilinis ko ng puno sa sasakyan. Iyayaya po kung magkarang ko, ayaw po magkarang po. Kinilala ang sospek na si Tony Pangilinan, 21 anyos, residente ng Port Area, Manila. Ayon sa pulisya, isang basag na bote ang ginamit sa panalaksak kay Roman De Leon. Binasag ko yung bote ko ng soft drinks at sinaksak ko yung biktima. Na kung saan naman tinamaan ko sa left side doon ng kanyang forehead. Ayon sa suspect, nasa huli talaga ang pagsisisi. Ano talaga tayo magagawa? Kanya po talaga ang ano. Kaya nangihingi po sa punang katawan na ano. Pinagisisiya ko rin po yung mga nagawa ko. Atay sa record ng Baseco Police, dati na rin nakulong sa kasong pagsusugal si Pangilinan, subalit nakalaya. Makaharap sa kasong frustrated murder ang suspect. Jim Tihano, para sa ASPN. Ayan, maraming salamat, Jim. At ang oras, alas 9:23 na po ng umaga,
Hanap mo ba ay sulit, masarap at affordable na unlimited wings? Dito na tayo po sa Wingfinity and beyond. For inquiries, send po an email to wingfinity.franchising@gmail.com or via hotline at 0948-977-8888. Di ba, Ali? Yes! Magpapalibre ka ng Wingfinity? Ay, naghihintay pa rin ka ba, Wingfinity, bikini man! Wingfinity and beyond, infinite love for chicken wing. Oras, alas 9:24 na po ng umaga. Patanggap muna tayo, Pat, pinambalita mula sa ating Net25 Agal Reporter. Pinawi po ni Health Secretary Ted Erbosa ang pangamba ng mga Pilipino sa napabalita pong anthrax. Yung ating pong kakapanamayim ay nasa meeting na raw po. So, ito na lang. Hindi natin makakausap. Parang hindi na natin makakausap si ASEC. Kasi may inaasikaso si ASEC, no? Si ASEC Arnel. Yan po napabalitang anthrax na nakukuha sa mga livestock. So ito, papawiin ang ating pangamba. Magde-detalye po ng ulat si Mean Corvera. Mean, maganda umaga sa'yo. Magandang umaga, Ali at Pati. Pinawi ni Health Secretary Ted Erbosa ang pangamba ng mga Pilipino sa napabalitang anthrax na nakukuha sa mga livestock. Kasunod yan ang napaulat na anthrax outbreak sa Lao kung saan tinamaan ng bakterya ang mga alagang kalabaw, baka at mga kambing. Sa panayam kay Erbosa sa Senado, sinabi nito na ang derma anthrax na posibleng nakuha ng mga magsisaka ay iba sa kinatatakutang weaponized anthrax noong 2001 na ikinamatay ng maraming tao sa Estados Unidos. Paliwanag ni Erbosa, ang anthrax sa livestock ay hindi nakamamatay at karaniwan ang sakit na ito sa mga magsisaka. Nakukuhaan niya ang derma anthrax sa mga magsisaka na nakapaa kung saan natatapakan ang mga dumi ng alagang kalabaw o baka. Hindi niya ito dapat ikabahala dahil nagagamot ito naman at gamit ang mga antibiotic. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Erbosa. Yung dermal anthrax, very common yan sa mga taong naglalakad sa soil na nakapaa, na may mga hayop. Yun, kasi pwede mo makuha yung anthrax nasa kalabaw at baka eh. So, pwede mo makuha talaga yon pag magsasaka kayo. Parang pantal-pantal sa paa. Nagagamot po ng antibiotic yan. Balik sa inyo, Ali at Pati. Ikaw din ba yung nag-cover anthrax nung nagkasagutan si ano? Si Health Secretary Ted Erbosa at saka si Senator Raffy Tulfo? Kahapon yan, Ali, sa hearing ng Senate Committee on Health tungkol dun sa mga gamot na nire-reseta ng mga doktor sa mga ospital. Oo. Oh. Tapos parang naungkat, matagal ng issue to, Patpi, di ba, yung mga doktor, ang nire-reseta nila, yung mga gamot ng mga pharmaceuticals na ano nila. Tapos kapalit nun, may mga junket, yung mga, yan, yes. Naungkat na naman yung issue na yan, yung dinadala, binabiyahe yung mga doktor ng mga big pharma companies, yes. No? Ang ano nun is, ang nire-reseta mo, yung mga brand nila. Pero sabi naman ni, ano, binabanggit ni Secretary Ted, yung efficacy ng branded over generic. Hindi ba ganyan? Oo, Ali, ang sabi niya ay... pero ang punto kasi doon ni Senator Raffy, bakit ibinibigay din yung mga generic kung pareho naman yung efficacy niya? So ayun. Why are you giving them a choice kung mas effective yung branded? Mm-hmm. So parang, dahil nga doon sa ang manapupunto, because of the mga medical junkets. Mamaya, matagal ng issue yan. Pero tingnan natin kung ano. Maraming salamat, Ms. Mean. Meron pa tayo. Okay, may isa pa tayong report. Programa po para sa flag raising ceremony tuwing Lunes. Pinababawasan na po ng bagong antas po na si General Marvin ng PNP. Si Mar Gabriel para sa detalye. Good morning, Patali. Hindi na kailangan gumugol ng mahabang oras ng mga pulis sa pagsasagawa ng parada at flag raising ceremony tuwing Lunes. Para sa bagong upong PNP chief na si General Romel Francisco Marvil, ang serbisyo publiko ang mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Ayon sa General, pagpatak ng alas 8 ng umaga ay dapat nakahanda na ang lahat ng unit na magtrabaho at magsilbi sa kanilang mga kliyente. Kung mas maaga silang magsisimula sa trabaho, ay mas maaga rin daw masusolusyonan ang anumang problema na kailangan nilang ayusin. Una na rin binigyang diin ni General Marvil na sa ilalim ng kanyang liderato ay mahigpit na ipagbabawal sa mga pulis ang paggamit ng cellphone habang naka-duty.
Partikular na rito ang mga pulis na nakatalaga sa beat patrol at police visibility upang mas makapag-focus at hindi mawala ang atensyon sa kanilang trabaho. Una na raw niya itong ipinatupad noong siya ang naging direktor ng PNP Region 8, kaya tiyak na mananagot at mapaparusahan ang sinumang pulis na lalabag dito. Patali. Mar, question lang. So, parang stricto itong si General Marbil, bawal ang cellphone, tapos 8 o'clock dapat nakadeploy na yung mga pulis. So ibig sabihin, kailangan nilang pumasok na mas maaga pag Lunes para sa flag raising ceremony. Paano yung mga pulis na maski na beat, so hindi pwede sila maghawak ng cellphone or bawal lang gumamit? Hindi pwede nila dalhin. Paki-clarify. While on duty, Pat, bawal ang paggamit ng cellphone dahil maraming mga pulis ang nasusumpungan na nagsosocial media, nanonood lang ng video. At lalo na kung nasa beat patrol ka, dahil imbis na nakamatsyag ka lang sa iyong beat, naagaw yung attention mo at tila ay naka-standby ka lang. Kaya nga, so hindi po pwedeng dalhin. Kaya ang prioridad ngayon ng bagong upong CPNP ay yung talagang totoong serbisyo sa publiko para mas maramdaman daw sila ng taong bayan. So hindi nila pwedeng dalhin. Kasi paano, 'di ba? Kasi iba yung ang hirap na pwede mong dalhin pero hindi mo pwedeng gamitin. So might as well not bring it para hindi ka na lang ma-temp mag-Facebook at ano. Well, anyway, I think that will need more clarification kung paano nila aanuhin yung cellphone nila. Correct? Yes, Pat, kung ikaw nasa beat patrol, mas mabuti wag mo na dalhin. Wag mo na dalhin. Dahil pagka nahuli ka, talagang sabi ni General Marbil, walang kapatawaran. Dahil nga, kung ang dahilan mo ay for communication purposes, may mga radyo naman daw. Mm. Pero maluwag naman si General Marbil kung emergency ang pag-uusapan, lalo na kung ang komunikasyon ay yung pamilya mo, no? Na naiiwan sa bahay. Okay, sige. Maraming salamat, Mar Gabriel. Oras, alas 9:30 in punto na po ng umaga. Itinas po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang tsunami warning sa ilang mga dalampasigan ng bansa kasunod po ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. Narito po ang mga dalampasigan na may tsunami alert, ang Batanes Group of Island, ang Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. So ewan ko kung pinayuhan po ang mga taong nakatira po sa dalampasigan sa mga lugar na yan na mag-evacuate sa mas mataas na lugar. Ayun, pwede nating ulitin. Ito po yung mga areas. Pakibalik nga ang Batanes Group of Islands, ang Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Kayo po ay ine-encourage, no, na pumunta po sa mas mataas na lugar para to avoid the tsunami po na yan. Ang oras, alas 9:31 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Healthy Lemon, the first buy one, take one lemonade in the Philippines. Share Healthy Cup with your loved ones. With more than 50 branches nationwide open for franchise, ang Healthy Lemon, visit our TikTok, Instagram, and Facebook accounts for more information. Be healthy, choose Healthy Lemon. At ang oras, alas 9:32 na po ng umaga, magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Year 3.5. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita, mata natin sa balitaan. Alex Santos, kasama gabi-gabi sa mata ng Agila Primetime. Mapapahamak ang mama kung kailan mukhang nanalo na si Yunha. Nandito ako para makita ka sa huling pagkakataon.
Kalimutan mo na lang ako. Ikakasal ka kay Sarah Hong. Magsisimula na ang tunay na pagiganti ni Carrie. Yejun ko, sa presinto ka na lang magpaliwanag, sir. Pero ito nga ba ang gusto ni Janice? Gracious Revenge, gabi-gabi, 8 p.m. dito lang sa Net 25. Let's live together sa Net 25. Oras! Alas 9.34 na po ng umaga. Nagbabalik po ang ASPN at ang oras na ito hatid sa atin ng Miracle Peptide. When science ends, miracles happen. So stay happy para walang anxiety. At ang oras muli, alas 9.34 na po ng umaga. Sa pagbabalik po natin sa ASPN, alam niyo naman ang ating Wednesday is always Wellness Wednesday. Siyempre, araw ito ng ating De Los Santos Medical Center. At minarapat po natin ngayong umaga na ito, pag-usapan po natin ang ano ba itong matinding init na ito. Ramdam na po natin ang init nitong summer. At syempre, ano ba dapat? Umaabot na ng danger level ang ating heat index ngayon. Kaya papayuhan po tayo ng isang dalubhasa, isang doktora po ang ating makakasama ngayon. Paano bang gusto mo pag-usapan this morning? Skin. Ayan. Kaya palala, excited man tayong magsaya at magtampisaw sa ilalim po ng init ng araw, kailangan din po natin mag-ingat para maprotektahan ang ating mga maseselang balat. Ayan. Pag-usapan nga natin ngayong umaga ang summer skin diseases at iba pa. Pag-uusapan natin ngayong umaga, we have invited and thank you for accepting our invitation, si Dr. Maria May Jasmine Ramos Yason. Siya po ang head ng Dermatology Center ng ating paboritong De Los Santos Medical Center. At grabe naman ang credentials ni Doktora. Fellow lang naman siya ng Philippine Dermatological Society. Hindi pa nagtatapos dyan. Member rin siya ng International Society of Dermatology, member of the International Society for Dermatologic Surgery, and president of the Quezon City Medical Society. Hindi matawara ang diba? Credentials. Oh, very batang-bata, yet ang daming credentials. Magandang umaga po, Doktora Jasmine, and welcome to ASPN po. Good morning, Miss Pat. Happy. Yes, good Patty morning, na lang. Kasi yung Miss nakakatanda na. Parang Miss Rita Gomez. Good morning ko sa inyo lahat. Good morning. And thank you for inviting me. Oh, it's our pleasure to have you. Kasi ngayon nga summer, I'm sure marami po magtatanong tungkol nga sa ating balat. So unang-una, it's the largest organ of the body. Let's get to know yung role. Bakit ba? Ano ba yung role ng balat sa tao? Okay, sinasabi nila balat lang yan. Balat lang yan. Yeah, oo, pero totoo yan, Miss Ali. Ali, it's the largest organ sa ating katawan. Ang unang-unang function yan, it's our first line of defense. Mm. Protection natin yan. Kumbaga, yan ang birthday suit, ika nga. Yan ang damit natin, natural na damit natin. So it protects us from all the invaders, mga ganyan. Pangalawa, thermoregulation. Napaka-importante ngayong mainit ang panahon. So kaya nga tayo nagpapawis para lumamig yung katawan natin. Mm-hmm. Kung hindi yun ang isang way para ano, kung hindi tayo magpapawis, kaya tayo nagpapawis. Talaga tataas ang temperatura natin, sobra. And pangatlo, yung balance ba na especially ng mga electrolytes sa ating katawan, ng protina, ganyan. Yun ang tatlong pinaka-importante para sa akin na role ng ating balat. Ano ko lang yung thermoregulator? Yung seniors, the elderly talaga. Yes. Meron akong auntie na ginaw siya, na ang kapal ka palagi nung suot niya na talagang pang winter time. Ang tatay ko naman, init na init. Na talagang, when he was alive, basang tuwalya ang hihigan niya. He'll turn on the AC, he'll turn on the electric fan, tututok niya sa kanya. Among the elderly, ano nangyayari? Does it have anything to do with the skin? How come hindi sila, yung init at lamig, extreme sila? Oo. Pag tayo kasi nag-iedad na, yung function ng balat natin, at saka yung kalidad ng balat natin, nag-iedad din. Kumukulubot. So, hindi na rin maganda. Pag masyado nang manipis yung balat, so medyo hindi na rin maganda mag-ano siya. Napansin nyo ba ng mga matatanda karamihan, parang hindi na sila nagpapawis? May kilala akong ganun. Regine Velasquez, she says she doesn't sweat. Talaga. Even na ko-concert siya ng 2 oras, may mga tao palang ganun, hindi nagpapawisin. Balik tayo sa summer skin. Okay. Ang pinaka-common dyan, bungang
araw, totoo. Ano? Totoo. Sa likod. Araw. Oh. Ano yung meron ka mga, ano na, no? Parang ano, butlig-butlig, di ba? Butlig-butlig. Oh, pero walang tubig, yung bungang araw. Usually parang, dito, ako dito. Oh, ako sa dati sa likod. Ano, sa braso. Oo. Oh. Oh, oh. Ang buwang araw kadalasan yan, yan sa katawan or sa mga covered areas. Kung mapapansin mo, hindi naman dun sa ano. Kasi ang problema dyan, occlusion nung, ano, eh, nung pores. Mm. Kung saan lumalabas yung sweat. Babara. Kung nakadamit ka, tapos yung damit mo, hindi naman na-absorb yung mga ano. So, nagkakaroon ng bara. Mm. So, yun yung pinaka-common. Kasi mainit nga yung panahon dahil we tend to sweat. Yeah. Tapos kung di siya makakalabas ng maayos, magbubuwang araw ka talaga. So, what are the other common illnesses or skin problems that you encounter? No, so, paano natin iiwasan yung bungang araw? Oh, paano rin? At saka yun na nga, yung mga iba pang mga, mga iba pang sakit. Oh, for bungang araw, kailangan malamig ang paligid mo. Magasa sa aircon or sa magasa sa ano ventilador. Yeah. Pero yun nga, pag nagpawis ka, cool. Kailangan punasan ka agad. Ganyan. Or maligo? Magsuot. Pwede, pero yung ligo kasi natin, mas ganong kainit, nililimit natin yan eh. Mm-hmm. Siguro at most, kung talagang sobrang init, twice a day. Twice pero a the day usual lang. Is once a day lang. Because talaga yung ligo. Nakakadry naman ng balat ang sobrang ligo. Pag kahit sobrang, ano lang, kasi si Pat P, nagsasabon yan every time. Ako minsan, once a day lang yung sabon, na mild, and then the rest, parang buhos lang ng tubig. Pwede ba yun? Yes, mas okay yun. No, parang rinse shower lang, no? Rinse shower lang, para lumamig lang. Ako hindi, kailangan ko isabon. So, going back to what I asked earlier, what are the usual summer skin diseases that one encounters, aside from bungang araw? Prickly heat, is that different from bungang araw? It's the same. It's the same. Okay. Yun yung layman's term niya. Okay, prickly heat, and then, Number one that I could think of would be sobrang pawis or tinatawag naming hyperhidrosis. Mm. 'Di ba? Pag nagmenopause or ano, yeah, talaga pawis pa eh. Pero pag summer talaga ang feeling mo. Forever ang saklap. Saklap. So paano yung mga nagmenopause nga, nag hot flashes ka na, mas summer grabe, pa. Oh, yeah, mas grabe, mas mainit. Hindi lang yung mga kilikili mo ang nagpapawis, which is usually nang nagpapawis, di ba? Everywhere na yan. Silang ano eh, vented yung neck fan, di ba? Leg mo, singit mo, dito sa ilalim, dyan, pati yung ano, ayan. And kaakibat nun, kung sakasakaling yung amoy, bronchidrosis, body odor, mas obvious siya kapag summer. Kasi mas maraming bacteria na nag-accumulate doon sa mga areas na basa. Gusto nila lalo ang na moist. Sa mga sikit nito. Oh. Yung pimples then, rin. Kasi pag summer, parang nahalata ako mas lumalabas yung mga pimples. Ako, kasi mas active. It's related to the weather? Pwede, kasi mas active ang oil glands. Sebaceous glands natin sa mukha. So, baka mas mas obvious. Ano pa ba? Teka muna yung body odor bago natin iwan yan. Kasi nga, di mo na maiiwasan, mapapawisan ka, di ba? Merong mga tao na mas masangsang yung amoy, di ba? Amoy sibuyas. Mga lalaki. Sila, diba? Tsaka yung amoy ng lalaki, iba sa babae. Iba, tayo pag medyo pinawisan ng mga kababaihan, sweet pa yung amoy, di ba? Para medyo natural yung amoy, pero iba talaga. So, how do you... Ano yan? Control. Kasi ang pangit naman na dadaanin mo sa pabango, dadaanin mo sa deodorant. Ano ba ang gagawin natin dyan, doktora, sa body odor? So, itatry talaga natin na minimize yung pagpapawis. Ano? Pangalawa, maligo tayo araw-araw. Maligo tayo araw-araw, tapos gumamit ng mild soap. Mm. Not necessarily antibacterial kasi nauuso yun. Eh. Medyo harsh ng konti yung antibacterial. Bakit ayaw naman gusto ngayon ng antibac? Medyo harsh siya as compared sa... perhaps... magkaroon ng, baka meron na, na formulation na antibacterial siya, and yet, hindi siya mild. Drying, mild pa rin siya, then that would be better. Mm-mm. Okay. Then, yun nga, huwag magpapawis. Tapos, depende rin yan sa diet eh. Alam naman sa natin na mga may pagkain no? Eh. Oo. Siyempre, kung ano may kinakain natin, lumalabas yan eh. May mga bansa, Papi, di ba, may kasabay ka sa elevator. Tapos sa kinakain nila, di ba? Do you recommend talaga the use of deodorant or antiperspirant? What's the difference? May nagsabi sa akin may difference ang deodorant sa antiperspirant. Oh, ang antiperspirant, pinipigil niya yung pagpapawis. So, okay. Usually, ang laman niya, aluminum chloride, mga ganyan, or chlorhydrate, ganyan. Yung deodorant, may kasama siyang perfume to mask. Do you advise? So, which one is better? Antiperspirant or just deodorant? Just the antiperspirant. Di pa meron ding may ayaw na ano? Ano yung ingredient na ayaw nila na dapat iwasan natin?
Well, sa mga deodorants, marami kasing laman yan. Aside from, let's say, wala na yung fragrance. Ano? Kasi ang gusto natin yung the least harmful. Yeah. So, yung mga hypoallergenic. So, pag may fragrance yan, fragrance has been one of the leading causes of allergic contact dermatitis. So, ayaw mo nun. Mm. Tapos, aluminum, yung laman mismo nung deodorant na nung antiperspirant, irritating siya eh. Mm. But it doesn't necessarily mean na allergenic siya. Okay. Pero may mga contents pa rin ang antiperspirant or deodorant na nakaka-allergy, like yung mga preservatives niya. Oh. Yan. So, meron mga ganun. Na lang. That's also aluminum, diba? Aluminum chloride. Meron, totoo ba yung claim na may nakakaputi ng kilikili na deodorant, antiperspirant? Pero meron din mga nakakaitim na Yeah, kasi kung irritating siya sobra or it contains mga nakaka-allergy, so the allergy will cause the deodorant will cause irritation or allergies and mamumula yung balat mo. Pag namula yan, ang susunod naman yan, pag gumaling na, mangingitim eh. So, yun yung the usual process eh, kung paano siya, bakit nangingitim yung mga kilikili. So, meron talagang mga antiperspirant na medyo mas mild sa atin and that's what we prefer to use. Some people even do Botox sa underarms. Yes. To help the perspiration. That's what we call Sweatox. And what does it do? Hindi magre-ring ka lang kilikili mo. Aside from makinis yung kilikili mo dahil wala siyang isang wrinkles, pinipigilan niya yung activity actually ng sweat glands. Ang sweat So yung mga sobrang pawisin sa kilikili, hanggang option mag-botox. Na ipabotox ang kilikili. So summer, ano yung bukod sa pinag-usapan natin, buong araw, body odor, eto na, it's time to go out, nagsasunbathing ng mga tao. Andun yung peligro ng sunburn, doktora na ko! Katulad ngayon, ang dami siguro pupunta sa beach or... Nagpapalup ngayon, di ba? Nagpipiling ngayon yung mga likod ninyo. Naglagay ako ng sunblock. So, lalo na sa mukha, di ba, maglalagay tayong sunblock. Anong SPF would you, Ang recommendation number ngayon is at least SPF 30. So, only 30? That's at least. At least. So, kung kaya ng SPF 50, pero ang pag-grade ngayon ng sunblock kasi in terms of SPF or sun protection factor, hanggang 50 na lang talaga siya. Hindi na pwede ilagay. Huwag ka maniniwala yung mga 100. Kasi at 30, 97% protection na yan. So kung tumaas pa siya ng 50, siguro mga 97.7. Very little na lang, pero And then you apply it like 30 minutes before going out in the sun, diba? Yes, that would depend kung anong klaseng sunscreen yung gagamitin. There are two kinds of sunscreen. So there's mineral or physical. So ang laman yan, yung mapuputi, ultra... ultraminized titanium oxide. Yung mapuputi. Those are physical sunscreens. You just have to slap it on. Basta enough, ha? Enough. Yeah. And then you can already go out. Slather. Slap it on, slather. It will deflect the ultraviolet rays. On the other hand, yung mas uso na ngayon, kasi mas maganda nga cosmetically, would be the chemical sunscreen. So, yan yung kailangan mong ilagay 30 minutes before ka magsasun exposure, kasi kailangan ma-absorb muna siya ng skin. How does it work? Yung ultraviolet rays, i-absorb nung sunscreen, and it will convert it to heat. So, hindi na siya magiging as damaging. Okay. So, when you're in the water already, how often should you reapply? Kasi sabi nila, just because you put doesn't mean to say that will last you the whole day. You have to continuously apply. So, when do you reapply the sunblock or sunscreen? Yes, that's true. If you will be exposed under the sun between 10 a.m. to 2 p.m., sometimes 3 p.m. na hindi naman dapat. Kasi doon yung pinakamalakas talaga, matindi yung araw. You will have to reapply your sunblock. Depende rin dun sa sunscreen na gamit mo. Kasi may mga waterproof eh. Sinasabi yung claim na waterproof, depende yan. Pag sinabing waterproof, mga tatagal siya ng mga around 40 minutes siguro. Or yung super waterproof, longer. Okay. Pero the general rule is, you apply it every 30 minutes. Ako?
if you will be exposed between 10 a.m. to 3 p.m. 2 or 3 p.m. Kasi wala talagang sunblock, maski i-claim mo man, or sunscreen, maski i-claim mo man na all waterproof yan. Ay, oo. Pero yung, yung specter ng skin cancer for us Filipinos, hindi kasing taas kesa the Caucasians, mas susceptible. Skin cancer, mas worried tayo sa melasma. Sunspots. Diba, yung nagkakaroon ka na, dahil nga, ng sunspots, diba, nagkakaroon ka na mga pekas-pekas sa mukha. So, naiiwasan yun by using sunblock. Pero paano kung meron ka na ng mga melasma na yun? Okay, unang-una, yung ating, ang ultraviolet rays, dalawang klase yan, ano, UVA and UVB. And UVA, yan yung mas depenetrating, yan yung nagkakos ng aging. Okay, so if we choose a sunblock or a sunscreen, mas maganda na yung broad spectrum. May coverage for both UVA and UVB. UVB kasi ang nagkakos, ang kinakos niya yung immediate darkening or sunburn. Okay, so yung paano ba may iwasan pag nandyan na whether cancer or yung mga melasma na yan, pag wag naman melasma, mga sunspots na sunspots lang siguro. Yeah. May iwasan kung gagamit ka talaga kung, ano, kung dire-diretso regularly ng sunscreen. Pero pag nandyan na, well, I guess you will have to consult a board-certified dermatologist to give you the options. Yeah. Yeah. Kasi marami namang options in order to address that. May mga topical, but mga pinapahin. Yeah, but always remember. Laser, yes. But always remember that the best protection, best prevention. So, Doktora, what are your skincare tips para sa ating mga nanonood at mga nakikinig sa atin? How can they achieve glowing skin? Ganda ng skin ni Doktora. Meron siya talagang K maging dermatologist. May dryness nga ngayon. Talagang O sige, ano po yung mga skin tips nyo, skincare tips? Yes, unang-una, since mainit ang panahon ngayon, we have to find a ways to cool down. Okay, hindi cool off. Cool down. Medyo magastos, pero hindi naman kailangan magastos. So, magandang circulation. Drink water. Lots of water. Uh-oh. And expect to really sweat kasi that's our skin's, that's our body's way of cooling ourselves also. Maligo po tayo. Yun! Araw-araw. Using a mild soap. Tapos, wag po namang napakatagal maligo na umaabot na rin na kulubot na po yung ating mga daliri. Masama rin naman po yun, magda-dry. And sasabihin niyo sa akin, sasabihin ko, mag-moisturize. Sabihin niyo, init-init na nga, mag-moisturize pa. Pero kasi po, pag every time na maliligo tayo, we also strip our skin of its natural moisturizer. So it's just a matter of choosing what moisturizer to use depending on the weather. So siguro oil-free. Yeah, the lighter moisturizer, especially sa katawan. Pag mas malamig at lagi nasa aircon, you have to choose a more robust thicker. or thicker oil, mga ganyan. I'm not a fan of I have friends, they like the Neutrogena bath oil it traps down the moisture. The best time to apply moisturizers in general would be after taking a bath. Medyo basa-basa. And then for the face, yung oily na nga ng mukha, doktora, magpapahinan mo pa ako. Depende rin kasi po kung anong moisturizer ang gagamitin nyo. So, ina-adjust natin yun. Depende sa panahon at sa kondisyon ng ating mga balat. Okay. Doctora Jasmine is in De Los Santos Medical Center. Maraming salamat po. Yung campaign natin against skin cancer, yun na rin tayo na pag-usapan na natin, ano, Doktora, na yun din, mahalaga yung paggamit ng sunscreen. Yan po ay na sa atin ni Doktora Jasmine. At uminom ng maraming tubig. Okay. So, Doktora, thank you very much. Maybe you want to invite our viewers to go to De Los Santos Medical Center. Thank you, Ms. Patty. If you have concerns regarding sa balat po, lalo ngayon, mainit, ang daming sakit. Hindi lang yung mga sinabi ko kanina, pigsa, usong-uso, pag mainit. Pigsa ba sa init talaga ang pigsa? Huwag umupo sa mainit kasi doon. That's not true. Hindi kailangan lang maligo. Dati sinasabi sa akin, huwag kang matutuwag, huwag kang umupo dyan. Pigsa yung mga PDL, di ba? Yung mga nakakulong sa sobrang init. Hindi kasi contagious din kasi siya. Pwedeng magkahawa-hawa. So, yung mga bacterial infection and fungal infection. So, if you have time and you have concerns sa inyong mga balat, you may consult with a board-certified dermatologist sa De Los Santos Medical Center. We have our own dermatology clinic and center. Maraming salamat po. Okay. Or, yung picture nyo, nandun din. Kami nag-inaugurate ng sayang nga, na-miss ko po kayo. Women doctors. Okay.
Maraming salamat, Dr. Jasmine. At syempre, huwag baliwalain anumang nararanasang sintomas ng sakit. At para makasiguro, saan pa ba tayo magpapacheck up kung di sa De Los Santos Medical Center? Your choice for quality healthcare, compassionate service, and reasonable rates. Ayan. Thank you very much, Dr. Jasmine. Diba, batin tayo, may mga bisita tayo. Oh, pati. Hello. Biglang dumami ang mga tao dito sa mga bisita natin sa ating mga mula mga estudyante. Centro Escolar University, AB Communication Students. Aba, sa Centro. Ayan, para makita kayo ng nanay nyo. Kaway-kaway. Alam ba ng nanay ninyo na nandito kayo? Alam na mga nanay nila na nandito. Ayan. Sila. Ayan. Ayan, silang excursion. Journalists and broadcasters po na. Kukunti ninyo. Bakit ilan lang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay. Anyway, oras. Alas 9:54 na po ng umaga. Cleansing time na. Narito na po ang Red Juice Colon Cleanser. It's high in antioxidants and vitamin C. It helps support a healthy immune system. Kaya bagong lahat, mag-cleansing muna. Mag-Red Juice muna dahil mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Babalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Here, 3.5. May daming tanong, kailangan ng tugon. Nandito si Ali at si Tat. Na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. Ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% ang talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! Sa Net 25! Let's get together! Sa Net 25! Oras! Alas 9:55 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem! Ang hari ng T-Boy! Tatanggap muna po tayo ng isa pang balita paggamit po ng makabagong teknolohiya sa pagpapaunlad ng agrikultura tututukan na ng Pilipinas. Si Maring Eden Santos para sa balita! Beautiful morning, Maring Patpi and Maring Ali, na parehong may glowing skin. Yan ay sa tulong nga, Maring Patpi, ng Czech Republic ayon sa Department of Agriculture matapos bumisita sa Pilipinas si Czech Republic Agriculture Minister Marek Viborny. Tinitingnan ng Pilipinas at Czech Republic ang ilang mga issue sa agrikultura upang mapabuti ang bilateral trade at palawakin pa yung paglilipat ng teknolohiya sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, ano, at syempre palawakin yung sinasabi nating paggamit ng high technology, particular na Maring Patpi and Maring Ali, sa mga produksyon ng baka at yung paggawaan ng gatas, at syempre maging yung pamamahala ng tubig, lalo tayo naharap sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Kamakailan ay nakipagpulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at iba pang opisyal ng ahensya sa isang delegasyon mula sa Czech Republic sa panguna ni Viborny, na isang follow-up naman sa naging pagpupulong sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang miyembro ng European Union. Particular na interesado ang Pilipinas sa tagumpay ng Czech Republic sa industriya ng paggawaan ng gatas at sa pamahala ng tubig at irigasyon, produksyon ng mga hayop, at ang online platform na nag-aalok ng impormasyon at mga komprehensibong solusyon tungkol sa agrikultura, kabilang na nga yung paggamit ng teknolohiya. Umaasa rin Maring Patpi, Maring Ali, ang DA na matuto mula sa mga karanasan ng Czech Republic sa pagiging isa sa nangungunang bansang gumagawa ng dairy sa Europa at isa sa mga pangunahing supplier ng karne ng baka. Yan muna ang aking update, Maring Patpi, Maring Ali. Back to you! Thank you very much, Maring Eden! Kailangan natin salamat. Magpaalam! O ano, ingat tayo sa init, ha? Ang daming tips na binigay ni Dr. Jasmine para mapanatili na yung ating healthy ang ating balat. Glowing skin! Yes! At hindi magsasawa ang Team ASPN. Paalala sa inyo na kahit ano pong pinagdadaanan nyo, daanan nyo lang! Huwag niyong tambayan. Always remember, don't ever forget. Kung tayo sama-sama, kayang-kaya. At kung tulong-tulong tayo'y aahon!
magkita-kita ulit tayo bukas. Enjoy your Wellness Wednesday. See you tomorrow, alas 8, impunto ng umaga. At susunod na po, kada umaga, kasama po si Pia, Diane, at Emma. Huwag niyong kalilimutan. Mahal na mahal namin kayo. We love you so much. God bless you po. Para laging updated sa mainit na balita at latest happening, i-follow lang ang Net25 sa aming social media pages. I-like nyo and subscribe to our YouTube channel. Ano sa palagay nyo? Dito sa Net25.